sa iyo, web. Tandaan pa. Isang mahabang bakal. What's up and welcome back to my channel. This is RS200. So ngayon, i-discuss ko yung mga likes and dislikes ko about sa bike ko. Yan na yung bike ko, RS200 Rouser RS200, tulad ng nakikita nyo sa thumbnail ko. More than 2 years. Actually, magti 3 years na siya sa ano, sa May. So, may mga likes and dislikes na ako dito dun sa more than 2 years na yun. Kasi syempre, pag bago, hindi mo pong masasabi kung ano yung mga ayaw mo eh. Panay gusto lang eh. Siyempre kaya mga binili ang kasi gusto mo yan. Sa lagpas na 2 taon kong paggamit na ito, halos araw-araw, may mga dislikes na rin ako. Mga napansin ko. Ito nga pala yung first bike ko. Ano nga ba yung mga nagustuhan ko dito? Kung bakit ko ito binili at pinili, bakit hindi yung ibang bike? Unang-una, hindi ko naman ito bibilhin kung hindi ko kaya yung presyo. So with the price of this one, affordable naman siya. Abot kaya naman for 125,000 with a 200cc engine displacement. So this is cheaper than the other motorcycles with the same or lower engine displacement. Like yung mga CBR, Yamaha, yun. So, mas mura to. Tapos 200cc engine na. First, yung price. So, next is, syempre, kaya ako siya binili kasi gusto ko yung itsura niya eh. Sports bike, tapos yun nga, yung harap, nakawin ni Bumblebee, at yung kulay niya, yellow, kaya nasasabi nilang awin din talaga ni Bumblebee. So, yung itsura niya, maganda talaga. Yun nga, nung pagkabili ko na ito, syempre, 2017 eh, parang 2017 to ni-release. Mga rare pups pa. Yung may mga ganto. Kasi konti lang yung may ganto eh. So, talagang, kukunyari, naka-park, maabutan mo lang na may nakaupo, may nag-filter ng ano. Or minsan, pag naabutan nila ako, sinasabi na kung pwedeng magpa-picture. Kasi bago nga eh, 2017 na release eh, 2017 ko rin ito na nabili. Ewan ko kung 2016 na release or 2017. Basta medyo konti pa lang yung may ganto noon. So yun, okay lang naman sa amin yun kasi ganun pa rin naman ako hanggang ngayon, lalo na dun sa mga dream bikes ko na nagpapaalam talaga ako sa may-ari para makapagpa-picture ako. So, siguro hindi na ako babago sa akin yun. And you know. Tignan siya doon. Patig. Tapos yun, aside sa itsura na ito. Gusto ko yung... Siyempre lahat ng bikes naman eh, may power. Pero yung power na ito eh, malakas na rin. Kasi 200cc nga siya. Hindi naman mahina yun. 200cc, hindi naman na mababa yung 200cc. Tapos yung speed na ito, okay din kasi mabilis naman, nakakarating naman ako ng mabilis. Saka kapag o-overtake ka, walang problema dahil makaka-overtake ka ng hindi ka kakapusin, hindi ka bibitinin. Kaya niya may pagsabayan sa mga sasakyan kapag mag-overtake ka. Yung top speed na ito, hindi ko lang alam kung ilan kasi hindi ko naman tinatry sa alos 3 taon na paggamit ko na ito. Hindi ko pa natatry yung top speed na ito. Yung top speed ko lang yon. Yung top speed ko lang sa bike na to, 135. May angkas pa ako.
135 may angkas pa ako noon kasi pag ako lang mag-isa hindi talaga ako nag-top speed talaga. Mabagal lang ako eh tinry ko lang po yung capability ng aking sarili, hindi ng motor kasi alam ko kaya-kaya pa nung ano ng motor ko dahil 5000 RPM pa lang ako noon sa 6th gear. 135 kilometers per hour. May angkas pa ako. So, mababa pa yung RPM ko. Hindi, bigang-biga na ako noon. Kasi medyo pataas yung kalsada. Tapos may angkas ako. Kaya, hindi siya, ayaw niya bumirit. Nahirapan yung ano niya. Umakin na bumirit. Kasi, hindi pantay yung kalsada eh. Tapos, mabigat pa yung nakasakay. Yun, yung engine din. 200cc. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi nyo kami masyadong mapansin talaga na maramihan. Sa radio lang kami makikita magkakasama dahil bibihira lang yung mga nakaganto sa kalsada. Kung mapapansin nyo lang, hindi nyo mapapansin. Dahil nga, kakaunti lang ang nakaganto. Kaya halos yung mga nakaganto, pag nagkakasalubong, nagbubusinahan. Parang bibihira lang once in a blue moon. Magkita. Pero pag mga ride-ride yan, ako, napakadami namin. Nagustuhan ko rin yung yung height ng manibela. Kasi kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong nakayuko. Unlike dun sa ibang motor na na competitor na ito, nakayuko ka talaga. So yun yung isang kinonsider ko kung bakit binili ko to, kasi hindi ka masyadong nakayuko eh, gagamitin ko siya for daily commute, kaya kinonsider ko yung height ng manibela para hindi masakit sa balakang. Pero yun nga, habang tumatagal nasasanay. Ang isa ko pang nagustuhan dito ay pagtitinginan talaga ng mga tao sa akin sa own experience ko, kahit hanggang ngayon na ilang taon na siya simula nung unang ma-release, mga tao pa rin talaga parang minsan lang talaga nakikita to, kasi parang kayaya mo to ngayon, parang ganun eh. Kasi kahit ako araw-araw ako nagmo-motor, hindi ako nakakakita ng mga katulad na itong motor ko. Sobrang bibihira lang, siguro sa isang buwan, isang beses lang ako nakakakita ng katulad ng motor ko. So parang rare nga eh. Pero hindi siya rare, marami na po kami nakagal sa iba't ibang dapat ng Pilipinas. Traffic po. Banggaan pa. Guys, hindi alam kung anong meron, pero ang traffic ay witness natin kung anong meron. Ano nga bang meron? Traffic, mga kapatid. Na mga rebros. Rebros. Thank you.
power din siya, saka speed. So fourth gear pa lang, 110 na. 110 or something like that, hindi ko kasi nakita ba sa 100 something. Kaya pag sa overtaken, kayang-kayang mag-overtake. Tapos, doon naman tayo sa dislikes. So naging dislike ko dito, yung height niya, yung seat height. I have ridden a lot of big bikes and flat-footed, halos yung pa ako, pero this one talagang tip-toed ako, tingkayad na tingkayad ako dito. So ang height ko ay 5'8", tapos tingkayad pa. Pero pag-aaralan ko naman yan. Otherwise, yung pag-maintenance, yun yung napansin ko. Kasi RS200, yung sa nakita ko ng mag-change oil sa RS200. Tapos 10 minutes lang ata, tapos na. Eto, maamot siya ng 30 minutes dahil ang dami mong tatanggalin. Ang dami tatanggalin na fairings. Yung ano-anong kailangan tanggalin sa motor ko bago ka makapag-change oil. Maabot ng 30 minutes talaga. Saka, nakayoko nga siya. Ang aking seating position ay medyo lean forward. Kaya, ang aking balaka nga yung sumasakit. Dati, hindi, gusto ko pala siya kasi sports bike siya. Pero ang ayaw ko lang seating position ko. Nakayoko. So yun, aside sa seating position, ayaw ko rin dito yung pinaka-ayaw ko. Stuck side mirror. Sablay talaga yung ano. Stuck side mirrors kasi neto. Isang mahabang bakal. Kaya, laging tinatamaan, laging napuputol ka agad. Hindi pwede, hindi siya mapuputol eh. Naka-apat na palit na ata ako ng side mirror ko dahil laging tinatamaan. So, mahal pa. Ang side mirror na ito ay 920 something. Ang isang peraso, hindi siya pares. Isa pa sa ayaw ko, yung angkasan guys. Yung angkasan kasi niya, may hawakan niya, pero nasa ilalim ng seat cowl. So, just imagine, nakaupo ka, tapos yung kamay mo nasa ilalim ng belt mo. So, di ba, pag konting tulak lang sa'yo, gagalaw ka na. So, ganun din dun sa angkasan ko. Nasa ilalim kasi ng seat cowl yung hawakan. Kaya, kapag hindi nakahawak sa rider yung ano, yung angkas, tapos bigla kang umandar na kahit dahan-dahan lang, may chance siya na malaglag. Ilang beses nang nangyari yun eh. Kaya ngayon, pinapahawa ko na sila sa balikan. Wala silang mahahawakan. Nakahawak sila, pero imagine mo. Tapos yun, ang hirap niya isingit dahil malaki siya. Hindi lang basta gantong traffic. Natry ko sa bigutan. Grabe guys, sa bigutan, napaka-traffic. Kahit anong gawin ko, hindi ako makasingit. Yung mga maliliit, yun, nakakasingit. Nakakasingit sila, pero ako, bago ako makaligo, kakain ako ng linya. O, kaya ang hirap sumingit. Pag sobrang singitan na. Yung sa ganito, okay lang eh. Tolerable pa naman ito eh, kahit hindi ko sumingit. Pero yun, kasi sa bigutan, talagang pag hindi kasi singit, wala. Abuti ka ng chan-chan doon. Alas yun lang eh. Lang lahat ng ayaw ko, yung mga na-experience ko dito sa sa almost 3 years na paggamit na itong bike na to. Pero wala naman akong na-experience na major issue dito. So kung nagpa-plano kayong bumili ng RS200, walang problema, as in magiging masaya kayo. Dahil yun yung honest opinion ko. Never ako nagkaroon ng major issue dito. And satisfied talaga ako sa motor na to. So,
yun lang guys, kung magbabal na kayong bumili na ito, walang problema, sabi ko sa inyo. Yun ang honest opinion ko. At sobrang ganda na itong motor na ito, hindi kayo magsisisi. Yun lang, salamat and ride safe, Rev Bros. Be, nauna ako. Tumingin pa sa'yo eh. Tropa ko yun. Polis yun. Polis yun. Napakalera ka eh. Naantay ako eh.